Yo, what's up guys, this is Jerick from Jack TV for another vlog. Last vlog, na-realize ko na yung mga ingredients pala na ginamit ko is available through online. So for this recipe, sinigurado ko na lahat ng ingredients na gagamitin ko is available sa inyong supermarket or sa palengke na malapit sa inyo. And again, kung meron kayong request na recipe sa akin guys, please do comment down below and I'll try to make it kung available yung mga ingredients dito sa area namin kasi medyo malayo kami sa Manila. And yeah, don't forget to like this video guys and subscribe. Hit mo na rin yung notification down below and let's start cooking. Okay, first up is yung scrambled egg. Sobrang basic lang ito guys. Normal scrambled egg, basic omelette. And kung meron kayong special na pagluluto niyan, go. As long as makagawa kayo ng binating itlog na niluto. Always adjust to your seasoning, to your liking. This is just my way of doing things. Kapag nagluluto ako ng omelette, so yun yung technique na natutunan ko. Tatanggalin nyo muna lahat ng raw egg hanggang sa wala nang nagdi-drips out ng pan. And then, lutuin nyo lang for 2 minutes each side, then flip. Hindi masyadong perfect yung flip ko, pero nobody's perfect. And yeah, palamigin nyo lang siya and then start nyo na siyang i-chop. So, for this, kailangan nyo lang i-cut ng maliliit na pieces para parang dinurog na scrambled egg for the toppings. Kahulihan naman natin itong ilalagay, so you can do this way before. Next is the sutaing part. Siyempre, oil and konting butter. Or in this case, margarine kasi wala ulit kami butter. Make sure kapag nagluluto kayo na may butter margarine, hinaan yung apoy kasi like this, medyo nasunog siya. And then, onion and garlic. Kapag ganito ka liit yung gayat ng sibuyas at bawang, usually pinagsasama ko na lang sa sila. Kasi halos sabay naman sila naluluto kapag maliliit yung gayat. And then, after nun, laksan nyo na yung apoy. Then, lagay nyo na yung pork. Kailangan malakas na malakas yung apoy para magisa ng maayos yung karne. Kasi usually may mga tubig yung karne kasama and kailangan nyo siyang ma-dry out. So, laksan nyo yung apoy. Hayaan nyo lang siya magisa until makaramelize yung pork and mawala yung water content niya. And habang nagigisa yung karne, let's start chopping some kimchi. So, depende sa inyo kung gano'n yung kadami gusto. Pero for this one, I used half cup kasi kapag dinamihan ko pa, baka maglasa na siyang kimchi rice instead na kimchi chow fan. So, for me, half cup is enough pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo dagdagan or bawasan. Next, kapag mapapansin nyo wala ng tubig dun sa karne, ilalagay nyo na yung carrots kasi mag-i-start ng mag-release ng fat yung giniling. And that's where the caramelization process. After noon, konting oras ng pagigisa, lalagyan nyo siya ng tubig. So, para sa inyo yung tubig? One is para maluto yung carrots and yung karne. And second, para matanggal yung kulay brown doon sa ilalim. Because that's where all the flavors are. So, perfect yung wooden spoon to scrape off the bottom of the pot. So, kapag luto niyo yung karne, the next stop is the kimchi. So, from this point on guys, dire-diretso na nating ilalagay lahat ng mga natitirang ingredients as long as luto na yung karne at carrots. So, next is yung oyster sauce. I use 50 grams or yung isang packet. Next is soy sauce, at least 2 tablespoons. Next is a teaspoon of sugar. Yung sugar para lang ma-counter yung acidity ng kimchi kasi medyo maasim siya obviously because of the fermentation. And next, after nyo haluin, lalagay nyo na yung chopped kangkong leaves. Pero kung medyo rich kid kayo, pwede rin makain gumamit ng spinach. Pero hindi ako rich kid and wala kami spinach. So, kangkong leaves lang. Next is yung rice. Dagdag nyo siya dahan-dahan. Tip, kapag gagawa kayo ng rice or magsasain kayo, specifically para sa sinangag, make sure na uhugasan nyo siya at least 4 times para matanggal yung extra starch, para mas buhaghag yung rice pag naluto. And medyo bawasan siya ng konting tubig para at least medyo dry at buwaghag. So, after nun, pag nasaing nyo na siya, bubuwaghagin nyo siya bago nyo siya ilagay dito para mas madali siyang mahalo. Tulad yan. And then next, do your best para matanggal lahat ng white stuff. And then taste, always adjust your seasoning guys, salt and pepper. It's all up to you, hindi ko masasabi yung exact amount. Next is yung green peas and yung egg. And yeah, basically yun na yun.
Congratulations, you made yourself a kimchi chow fan. And syempre, pwede rin siyang i-plate, pwede rin siyang picturean, and pwede rin siyang ilagay sa social media. And kung gusto nyong medyo may presentation, ang pambansang toppings ng buong bayan, green onions. And pwede nyo rin siyang lagyan ng siomay, ng lumpia, or ng barbecue. O kaya isaw, kung yun yung trip nyo. And then, yeah, yun na yun. Thank you guys for watching. Please do comment, like, and subscribe. And I'll see you on the next vlog. Peace.